Kanya-kanya ng preparasyon ang isinasagawa ng bawat kandidata upang matiyak na handa na sila para sa paparating na Grand Coronation Night na gaganapin sa Belair Sports Complex ngayong araw ng Huwebes sa ganap na alas 7 ng gabi. Matapos ang press presentation nitong Sabado kung saan nakuha ni Miss Buhangin ang titulo bilang Darling of the Press, sinundan naman agad ito ng motorcade na ginanap nitong Martes kung saan pinakita ng 13 kandidata ang kanilang ganda sa publiko lulan ng mga sasakyan. Ayon kay Binibining Poblasyon 1, Andrea Palomar, bagaman kabado, excited umano siya sa papalapit na Grand Coronation Night. So far, very exciting. Ever since the first day na nag-in-house kami and public appearances, very exciting siya. Medyo nakakaba but nonetheless, it's all for the good naman, especially nearing na yung coronation night. Ayon naman kay Binibining Buhangin Victoria Palispis. Actually, it's tiring and very sobrang nakakapuyat, nakakapagod. Pero nag-enjoy naman kasi kasama ko naman yung mga ibang binibini ganun. Tapos sobrang naglulook forward lang sa mismong coronation. At para naman kay Binibining Reserva Rochelle Bello. Actually, nakaka-excite lalo talaga siya kasi palapit yung mga nararating na coronation night and especially kailangan namin paghandaan yung talent namin and kung paano kami makipag-communicate sa tao. At para naman sa kanilang preparasyong ginagawa, mindset at pagiging confident ang sinisigurong handa ni Binibining Poblasyon. Definitely sa mindset ko kasi regardless if very little na lang yung preparation since malapit yung coronation night, I make sure na confident pa rin ako with my abilities para sa mismong pageant. Ayon naman kay Binibining Buhangin Victoria Palispis. Actually, this is my second time na joining this pageant. So, I think mas nagpe-prepare ako sa kung saan ako nag-lock last time. Especially sa communication skills, sa pagsagot. Mas binubos ko yung confidence ko and self-esteem. Mas pinagpo-focusan ko yung Q&A right now. At ayon naman kay Binibining Reserva Rochelle Bello. Actually, hindi ko po talaga ina-expect na ma-represent ko ulit ang aking barangay. And from the past years po talaga, pinaghandaan ko talaga siya para maibalik ko yung corona talaga sa Reserva. Mensahe naman nila sa kanilang mga taga-suporta. Sa mga supporters ko, thank you very much for your continued support. Hopefully, we get to claim the crown this coronation night and you get to support me still sa mga susunod pang pageants. Thank you. I feel the love, especially nung first time pa lang na nag-release ng photo ang Binibining Belair. So up until now, hanggang sa lahat ng nire-release nila today, up to now, sobrang daming reacts, sobrang daming comments, and sobrang daming messages na nag-good luck. So thank you so much. Sana hanggang sa coronation night and win or lose, sana nandyan pa rin kayo. To my supporters po, maraming salamat sa patuloy na suporta sa akin kasi sa paglipas ng taon, sinusuportahan nyo pa rin ako hanggang ngayon. At sana ipagpatuloy natin yan para makamit natin ang corona din sa Aurora. Salamat po. At ako inyong naging tagapaghatid balita, Joshua Angara, para sa RTV News Desk.